Da pagbusikas bomba kaganina direng dapita sa may sentrong bahin di gadoga dakbayan. Okay, so ato ang gipasabot ang tanan, ato ang gitawagan ang mga volunteers, ato ang mga medyo naikasayuran ba ang trapiko, tawagan ni atong kuan, ato mga nagpakabanang lungsuran noon usab, medyo dila sa ta maglaglag rin panahon na kay medyo mapaman o mahitabo itong nahitabo sa unang di lang isa kabumba ang mabusikan magkaigsunan, so magbantay-bantay takaroon o magtabangan na ito ang mga kapulisan aron na mapagang kining posible pag mahitabo kung ano naman galing magkaigsunan. Okay, so adi asik kasamang Ramil ito gabi dasap. Okay, may gabi kasama ang buddy, no? Og sa itong mga kaigsuunan, yung mga suking tigpaminaw din sa DXIC RM Iligan. O niya, medyo saka maingon na ito, subo nga palandungon, naitabo din sa ito akining bombing, no? Karong gabi ilang kasama buddy, mga alas 7:57 na bati ninyo rin kay ni Arado. Di ang misilong sir, nakita na amo yung the feel ang gitawag nato ni Pictos Bumba nga ni hangin ang among tiil nga bahin ug among agtang nga bahin ni kasama ang Efren Canoy sa ubos. Gikan palan ko sa kwan tibanga. Na timing yun nga mi kat-kat ang motor din sa may hagdanan din na bitas sa Tusibyan. Minsan nakita ka na to, na ay abansa nga mi busikan ang pagbusikas bumba kasamang Ramil kay eyewitness magiging duha ni kasamang Efren may pagbusikas bumba nakita na itong itong kay ngaso, so nagtuta nga buto to sa kwan ligid pero imposible yung masagayo nga nato kay itong ang buto sa usaka kwan Toyota Avanza nga taxi, so mibalik mi mibalik mi sa mong kalisan ni saka mi nakaabot mi distas dahil mibalik na bun mi para pagtanaw pagsusi kung pila gay nakalas sa mong pagbusikan. Okay, ito nga daw ako sa gikan sa Mindanao Sanitarium kasama ba ni kasama ng Buddy Fredo. Gikan sa Mindanao Sanitarium Hospital kasama ng Judy Itum. RMN Special Coverage. Special Coverage. Okay, kasama ang Ronel ay katulong dali sa Mindanao Sanitarium Hospital. Then nga ay katulong dali sa gawas na bahay. Nung ato lamang gililid dali. Kaya di pa man tuloy mga sublan sa mga kanyang media po. At makikita ka sa gawas na bahay. Nagod pa kung inagyo ni sa Kagawan Gathering. Ubay-ubay yun ang nadala dali na pita sa biktima rin ng bamong garong lipalang yun tugay. Then amay ang mga biktima dali sa makita na nakapuot pa kinisla o ganang nakaputi ng mga babae. Mga nursing, mga nurse mo siguro ni kasamang Ramil. May mga tama diri sa paa dayon pag inikaroon nga adiman sa mga doktor diri o mga nurse o dili baka ni mga pharmacist na to kaya rin ha ang Lois Pharmacy ba kasama ba rin? Possibly, possibly kasama Ramil siguro ang ubanan ni kay nakaputik na ni sila kanya murag mga kung gini diya sa may kaning El Centro pero na pharmacy diya sa Lois nagkadugo ni mga tail ani niya ang uban ani karon sa kamulo pang agi at mga dito surong bahin bigna yung mga grabe-grabe ito dan ito niya aso na kita sa salog sa ita ang tayo na pagbuling na patak-pat ang sa dugo niya nagganap ang mga katawahan nga na yung doaw din eh kay nagkabalikap nagkabalakam ko sila gumikan kining yung sabot-sabot na pagbuto sa mumba ang kasama ang nga Judy kung sabot-sabot ang napita sa tulog ang makuha na ito ang mga infaktogid na pangalan o kining pilpilan yung kabuo. Masa sa guardia sa ninabi na upay-upay kung nga dari na pita ang pila dari ka sa mga Ramil. So ang upan eh, ito ang itadala sa may kuroy, pwede dala sa may Rican City Hospital. Palihog dala siguro. Ako sa Manjuri, palihog dala sa mga pangalan yun, no? Makakuha ka ang pangalan. Kaya doon na siya update gikan sa, sa Dr. Oya itong dawatong sap. Sa buhang ko sap, okay, go ahead. Okay, sa ato nga mga pagbalik, atong kaon ng kukito ng mga pangalan o sipila po sa buong ang nanalagi ng dakita. Ikan nila sa Ontario Hospital, Judy Itong, Batak, RMN. Aha! RMN! RMN Special Coverage. Ay, kasamang buddy no, si kasamang Judy Itong, giganto sa Kuan Mindanao Sanitarium Hospital. Okay, katong mga kuan kasamang Ramil, katong mga nakaputi, marag matawag na mga estudyante gito, kay magawas,
magawas ning mga pharmacist din napita sa mga pharmacy assistant diya sa El Centro. Alas 10 pa muna sila musira. Alas 10 pa. Oh, alas 10 pa. So definitely kay kining area ha, mo ni tambayanan sa mga bataon niya, subok kay palandungon. Kaya inaro mga panuna kasama Ramil. Ubay-ubay sa mga katauhan, huwag kagsuna na ito sa dakbayan siligan, ang mulabay diyan napita para musakay. So doon ay guwan, di ba doon ay magtukaran na panahon sa gabi. Inarong panahon na. Ato sa ano ba ito? Nagikan sa doktor ay hospital, nakastandby? Okay, karoon na tao, no? Kasamang Paul, pala ulit ko, contact balik Paul, no? Sa upgrade gikan sa doktor ay hospital. Pag set up, kamulo pa karon. Kamulo alas set up. Alas na set up, pero karon kamulo ng medyo. Mag-order na gamay. Di gan malikayang kasama Ramil, kaya na may internet cafe din napita. Na po'y boutique ano napita. Then bibo-bibo sa ninyo itong silo sa itong sibihan. Inarong orasa, 7:57. Alang sa kasayura sa itong mga naminaw karon, pipila lang ang distansya sa itong broadcast center o kanang nahitabuan karon, no? Alas sa tuas mga lagyo lugar. Ang kining El Centro na himutang kini Ruhas Avenue, corner Quezon Avenue. Those by post office o din sa atong CBR DXIC. Nailan ni sa unang dool yun sa traffic light. Mga raman na traffic light kini ito. No, niya naarin ha, doon ay magtukar panahon sa gabi, diya sa gawas gabahin, niya doon ay magsugusugo ng tagay, naroon na, diya daplin sa kwan. No, daplin na, kung musuot ka rin ha, doon ay ingon na ito, dala na grocery store o pharmacy. Oo, nariha sa El Centro. Atong gipaabot ang update gikan sa Mindanao Sanitary Medical Hospital, tuwa nakaposisyon si kasama Judy ito kasama buddy. Og dinhi kamo inyong experience kani ha gyud do lang gyud. Experience sa city, city gikan ko sa Tibanga kasama Ramil. Igo lang ka nakalabay. Na koy gihatod. Na koy kastorya bot itong napita. Then igo ra ko nakalabang kasama Ramil kay hapit na puto mo mo red light. Nakaabot ko din ng tungtong naging motor din napita sa itong hagdanan. Diya, di buwan, istorya namin ni mga wari, isa ka minuto. May buto na yun. Abi na mong ligid na ito sa abansa. May hangin na mong tilog ang mong agtang. Dagan-dagan ko, ito, murag-bumba ito, murag-murag pa. Kaya, saka ni minister, ana si kasamang Juki nga, balikin ninyo kay basin og nay nasamdan kay kung nay nasamdan ni ato butos an ligid buto tos bumba ato na mo dito medyo may bunog gid ang mga di maayo talaw na dagay gabuy o dito na bita so, isa pa magaita sa kuan katabang dito atong makarga tong isa kalaki medyo tambukon to na ibatanon dito nga medyo bagits pa murag kaedad ni kasamang Efren Canoy na nagbuyod pa dito nga tanan to murag nakulapsa gito napuno nagligo sa kaguling dugo. Pastilan, murag di good maayo ang talanaon dito. So na kumpirma, pinagi itong mga talanaon nga usag yung kabumba ang may busikad. So pipila lang niya medyo atong pagbusikad pag yun, daghan kayong mga tao dito sa palibot. Wapay mga mga pulis pa kayo karun, ubay-ubay na kayong bago pa man gito. So ang may immediate may abot dito itong mga rescuer. Naadito itong mga multi-cab sa barangay. Huwag ko kahibawag sa itong mga barangay. Itong mga multi-cab na mga puti itong nakita nito. So, gidala ni medyo sutoy na igdagan sa kasang direksyon ang mga multi-cab na paingon dito sa sanitarium, na sa hospital. Napoy paingon diri sa nagatubang naman itong rescue niya nga multi-cab nga pick-up. Murag nagatubang na ito ninapita, sanitarium na po ito. Dahil medyo grabe-grabe ko itong mga igua kay kining kwan, nagtuot ha. Kakatong nakalabay man ko sa may alas 7, imidya kapin kong kulang kasamang Ramil. May bakagi gini mo? Dahil posti na napita sa El Centro, dahil dagang basura niya. Kusama ng basura ni Silong sa itong Sibiyan na mga puti. Nga ipa-pick up po sa mga establishmento sa mga dump truck na manghinlo sa itong syudad. Mga alas 11 o karong kadlaon. So ang gigkatahapan nga katong maong bumba gisagol to sa mga dautang elemento na napita gyud ang mga basura nang duol anang poste. So, pero ang tayog ba kun imong ihulagway kagani ha ang pagtayog og nadugog sa nimong buto. Sipa kayo. Sipa kayo. Sipa kayong buto dahil nay asunga grabing ituma.
nga bikuan nakita na to kasama ng Ramil. Oo. O nagtuto kun at first nga na ibuto nga ligid pero pertem ito ba. So dili man siguro na to gid ang epekto sa mga bomba. So nakita na to bayo-bayo ang bikuan dito basta-basta to ga mga bomba. So kato manggali siguro na kuan to nagarbihan ato may batan-o na nagbuyo dito nga nakapidal medyo grabe-grabe ko to. Mm-hmm. Kay giuna man tong medyo kaginhawa pa kuan natong isa medyo kulang ta sakyan ang kagina kasama ang Ramil. Muna nga tawag pa sila kamulo to medyo naulahing to sa gamay pero split seconds lang. Dali ra kayo dali ra kayo ang kuan wara siguro yung mga 3 minutos ang pag kuan pag alsa pag human sa itabok. No. nana day naka-respondi. Mm-mm. So inana ka update ang ato ang mga kaigsunan dira mo to mga rescuer mga nagpakabanang lumulupyo yung karga diretso to mga angal so oh dahil mga private car dito yung karga diretso so daghan po yung mga ano mga nagpakabanang mga kaigsunan nato sa nagmayan siligan nagkuhan din sila naluoy sila to nagbuyo dito na pita sa mga il-sentro. Okay. Oh. So karong panahon na mga kasama ato gipaabot pa si kasamang General Kabanday at mga kaubanan usab kasamang rin basing magkatubang ka dito sa ban City Hospital to ay nadaba dito murag na siguro yung tala dito napita tawagin ko no palihog atong tanahon o kini kay medyo grabe-grabe itong kasamang Ramil doon data dito ginidala sa sanitaryum. So kung di man ngali nila wakan daghaman tayo tambalanan ng istagbayan siligan tapos siguro i-check palihog ang kwan kas doktor ay hospital kay dool-dool na ba ni Andrisa na ito buwan. So ato giawhag ang mga kaigsunan na ito din sa Dagbayan Siligan nila sa pataka o laglaag sa sentrong bahay no na magpalayo kita aning mga putos mga sako dasdapling nga bahay sa itong Dagbayan o samtang wapa ni nasanitize sa ato ang dinugyanan mga bomb experts gikan sa Philippine National Police o sa Armed Forces of the Philippines nga mutabang mitabang na karon pag tanaw kung sanitize sa tibok bahin din sa atong Dakbayan. So usa ka masulubog pangitabo kini magkaigsunan atong agikasubo kini nga maoga pangitabo nahitabo kini sa may Sabado diin natunong gayon nga entertainment day alang sa kung dating laglaag alang sa mga kabatanunan o katong mag-laag garong panahuna sa matang adlaw Sabado kay kanag El Centro may kaigsunan usanas pinakabibong dapit dinhi sa atong Dakbayan matag matang adlaw nga tanan labi na pag adlaw Sabado. So di lang siguro kay upat o pipila atong tanaw ning iba di count na to ning maigo na itong posible na igo ato kay sa ko nakita ka ganina kabinduan ni kasamang bay ang tao dito sa tabok kami pipila rami uban sa mga balhabal driver o kanang nagchika mi anang maligayag balot o kanang kanang gorgeous DDP kasama Ramil. Ah, to higala niya. At makaoban na to akaroon na direkta mismo sa area kasama ang buddy si kasama ang Junior Kabanday. Okay. Kasama Junior. Special Covers. Special Covers. Sa area sa nangitapuan ka pag atupikan sa mong bumbang. So, wag ikamulo pag chat sa to ang mga isakukan sa kapulisan kasama ang Ramil kung unsa sa iyo ang motibo ingon man kung kinsa ang mga suspitado ni ining na maong pagkapusikat karon. So atong kuanon sa pag yan ang mayor niya karon si Molo Cruz sa mga rabin ato lang i-try sa pag dool so yung mabuhin sila ni Colonel Rehel siya. So ihulaboy lang na ito karon ang sitwasyon din niya sa may Loas Avenue na pagyapon na ito ang mga katawahan din sa mga rabin din nag-usisa kung unsa gayon ang hinungdan sa mong pag Sa dili kadugay o tanaw po sa unsa gyud ang
ang nature sa bomba, pero initially sa nakita mo rin sa Granada, although i-confirm pa ni Linda Rono, pero pagkita kayo sa motibo na ini, wala naman. Although doon ay isukis ako kaganyan si Colonel Celso Rehen sa pagkatapos na maulagi kadaadlaw doon ay aning mga informasyon, pero ato lang po ito.